May bisita ako eh. Pagigising ko lang, dinayo ko rito nung dating, nung isang reporter. Ha? Di ko alam, may bagyo pala oh. Umuulan. Dinayo ko ng reporter. Si... Miss Arlene de Guzman. Hi. Hello po. Yan. So, eto. Pag-uusapan namin yung hamon niya sa akin kung paano ko sasagutin. At, I hope Miss Arlene de Guzman can give me a little idea, enlighten me to some depressed area in Quezon City. Ha? Yung mayroong mga barangay para dito na hindi raw talaga naabot ng tulong at hindi na kakarating yung sasakyan. So, update ko kayo mamaya. Ha? Siyempre, ako to eh. So, sasagot tayo. Wala naman tayong inaatrasan, lalo na't pagdating sa humanitarian. Si Miss Arlene de Guzman. Ito yung ganda-ganda niya. Hi. Hi, Ma'am Arlene. So, anong barangay po sa Quezon City yung gusto mong puntahan natin at gusto mong tulungan natin? Sa Caingindos po sana. Caingindos, mm-hmm. Pansol. Pansol. Okay, Caingindos. Mga ilang residente approximately yung mga nando doon? Mga maraming, mga nasa 6,000 siguro. Doon sa Caingindos pa lang. Oh, wow. Caingindos. Pakasama yung buong Pansol nun. Wow. So, doon muna tayo sa mga poorest among the poor. Sana kayanin natin. Ayan. Ang ganda ng bisita natin, no? Hi! Natutulalala naman ako. Alam nyo kasi, pag maganda, natutulala ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko eh. May kasabihan nga na ang babaeng white cover pantanggal daw ng hangover. Bakit ba nawawala ako sa sarili ko pagka magagandang babae yung nakakaharap ko? Hey, palakpakan niyo naman ako! Ayo, marunong din pala mampulak ko malakpak to eh. Huwag mo akong tawanan. Alam nyo, dumating yung bisita natin. Tingnan nyo naman, napakaganda. Wow! Pero, despite na meron tayong bagyo na signal number 2, ha? Dumating siya rito para makipaghamok at tulungan yung mga kababayan nating taga-Pansol. Tulungan yung mga kababayan nating hindi na naaabot ng tulong. Ganyan po siya kasipag. Kaya lang, iniisip ko kung ano ba, sasagot ba ako o hindi. Kasi alam nyo mga kababayan, pag nakakakita ako ng maganda, nawawala ako sa sarili ko. Aray ko, ano ba yan? So, eto na. Anyway, yan ho si Miss Arlene de Guzman. Tinanggap po niya, hinamon niya ako sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, hindi lang pandemic, para matulungan yung kababayan natin dito sa ikatlong distrito ng Quezon City. Mabuhay ka, Ma'am Arlene de Guzman. Ako naman, ang poging-poging gwapong-gwapong DJ Bonehead. Bilang philanthropist, nangako po ako sa aking sarili na ako po ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Kaya naman po, hindi ko ho bibiguin ang Quezon City, ang ikatlong distrito, especially yung barangay Caingin. Hindi ko ho kayo bibiguin! Paladala ko kayo ng kalabasa! May kasamang bigas. Ko naman, minsan lang makapalakpak eh. Nangaano ka pa.
Bakit pagka maganda, nawawala ako sa sarili ko? So, yon. Anyway, utulungan muna natin ho yung Malate Catholic School. Tutulungan natin yan. Yun ho, nakahilera natin tulungan. Isusunod ho natin si Kyle Obligar dahil mamimigay daw ho siya sa lahat ng listener niya sa Net 25. Araw-araw ng bigas. So, sasagutin ko na ho yung pang isang buwan niyang pamimigay ng bigas para sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayo, Kyle Obligar. Mabuhay kayo. So, ayan po. At ngayon po, meron tayong bagyo, si Bagyong Ambo. Ha? Si Kabagyong Ambo. Kilala ba mo ba ito, Jack? Ikaw naman, Jack, tawa ka ng tawa eh. So, ingat po tayo. Dapat lagi tayo may flashlight. Ha? Lagi tayo may flashlight. Kasi kung sakaling magkaroon ng brownout, ay syempre, may ilaw tayo. May flashlight nga eh. So, yun o. At kaalis lang ho nung aking mga abogado. At syempre, ako'y nagkonsulta sa aking mga abogado regarding dyan sa mga taong nagpaplano para tayo i-gawa ng kung ano-ano mang kaso. Ipinaliwanag ko na rin ho yung buod ng aking istorya. Siyempre, abogado kayo. Nikukwento ko yung totoong mga pangyayari dyan. At alam ko na ho kung sino yung mga plan, nagpaplano para tayo ipabagsakin. Pati yung kanilang mga pinaplanong ikakaso sa atin, eh nakarating na ho sa akin. Kaya ho, naikwento ko na sa mga abogado ko. Sabi ng mga abogado ko, bring it on! Bring it on in the court! So, wala ho tayong dapat ipag-alala. Kasi our lawyer, including Judge Gonzalez, tell me that bring it on in the court. Let's see what they got. And do their thing and we will do our things. Pero ito po, katulad po nung sinabi ko, itong mga lintik na ito, hindi ho ito makakahadlang sa ating pagtulong, sa ating mga nangangailangang mamamayang Pilipino. Sapagkat mas higit po tayong kailangan ng ating mga kababayan ngayon. Ang hindi ko lang humaintindihan, bakit ngayon sa araw ng pandemic, imbis na tayo magtulong-tulong, may mga tao pa rin na gustong pigilin ang ating pagtulong at pipilitin tayong gawan ng kaso para sila'y magkapera. Dapat ito ang sa inyo. Kaya lang, gagalingan nyo. Kasi kapag ka hindi nyo ginalingan, at sa korte ako'y nanalo at kayo'y natalo, ay sisiguraduhin ko rin naman na ipakukulong ko rin kayo. Basta po ang inassure sa atin ng ating mga abogado, bring it on. Bakit ngayon? Ika nga. Bakit ngayon ka lang? Ayan. Bakit ngayon lang? Kung kailan ako'y sikat na? Ayan o. So, Bayan ng Pansol, Barangay Pansol, hintayin nyo po kami dyan at kami po'y magdadala ng ayuda para dyan sa kaingin. Ha? Ayun po. Mabuhay po tayong lahat. Binabati ko po lahat ng FLM vlogger. Ha? Binabati ko yan. Sila Neblog, Jamson, Tambayan sa Norway, Hong Kong Lagalag, Buhay, Buhay Gala, FLM TV Vlog, ha? JR Vargas, Macbeth 23, Kalupa TV, lahat ng aking mga vlogger, mabuhay kayo! Mabuhay kayo lahat! Tawa ka ng tawa, ha? Nakakainis ka na. So, yun o. Marami salamat po. At sa lahat ng Alpacaparo, lahat ng bumubuo ng ating Alpacaparo, lahat ng member ng Escapron, mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Abangan nyo po. Once again, FLM Tiber, mission accomplished. Ulitin ko, hindi po tayo titigil sa pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipinong higit na nangangailangan ngayon. So, yung mga nagtatangkang magkaso sa akin, ay alam ko na ho lahat ng gagawin nyo. Bring it on! At magkita-kita ho tayo sa korte. Yun lang! Kita-kita ho tayo ron!
Walang problema. Bring it on! Nahamon ko kayo. Bring it on! Tibay na mga pagmumukha nyo. Pero isa lang masasabi ko, hindi kayo makakapag-extort sa akin ng pera. Malabo. Zero. Ibibigay ko na lang ako sa taong bayan.